So what's up mga amigo, andito tayo ngayon sa aming kennel. So ito yung aming mga aso. Papakilala ko muna sa inyo yung aking mga alaga. Yun, yung nasa gitna na yon, yan, yan po ay si Pogi. Yan yung male na French Bulldog. So doon naman sa isa yon, yung lumalabas na yan, yan naman si Uno, aming male Pomeranian. Dito naman sa kabila, yan naman si Liit. Male din yan. As dito sa bandang harap ko, ito yung dalawang female, si Dali at si Lara. So, ito mga amigo ng aking mga alagang aso. So ito naman si Tris. Ganyan yung pinaka makulit. Si ito naman yung aming pregnant ngayon, si Lou. Tapos si Snow. Ayan naman si Sophie. So hindi pa bumabalik yung kanyang katawan kasi kawawa. Kailan lang ay winalay yung kanyang mga anak. At ayan naman si Simba. So Simba pumapayat dahil sa sobrang init. Pero makulit pa rin at maliksi si Simba. So ayan naman si Chuchay. Ayan yung pinaka shy type na aso dito. So ano yung pag-uusapan natin ngayon mga kaso o kapwa ko nag-aalaga na aso. Pag-uusapan natin ay yung kung paano piniprevent yung tinatawag na heat stroke sa mga aso. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, talagang prone sa init itong mga alaga nating aso. Lalo na kapag ka dito sa rooftop, napakainit talaga. Talagang dito sa Bulacan, talagang mataas yung heat index. Umaabot ng 48. Minsan na yung mga nakaraang araw nag 50 pa yung heat index dito sa Bulacan. So paano namin ginagawa yung prevention para sa heat stroke? So dito ang ginagawa namin kapag umaga, umakyat kami rito sa umaga, after naming linisin yung mga dumi ng mga aso rito. Yan, binabasa namin yan, yung mga yung flooring na yan hanggang dito sa kabilang part ng aming kennel. Talaga yung binabasa namin yan sa morning. So, after nilang pakainin, basa yan lahat, buo. Then, mapapansin nyo yung tubig, lalagyan ng tubig, malaki. Kasi pagka nakaramdam ng init yung mga aso, binabasa nila yung mga paa nila dyan. Same dito sa kabila. Then, from time to time, tinitingnan namin kung naubos. Kasi minsan na tinatapon nila yung mga tubig na yan. Then, syempre, dahil pinapasok nila yung paa, dumudumi. Then, bababa kami. Tapusan. Then, pagdating ng 10 a.m., aakyat po ulit ako. Yeah, katulad ng ginagawa ko na yan. So, babasain ko yan ulit yung flooring. Kung mapapansin nyo, matutuyo na yan. Pero kanina, basa po yan. Ng mga around 6 a.m. in the morning, binasa ko na yan. Ngayon, babasain ko ulit yan. Bakit? Para i-cool down o palamigin itong rooftop para ma-lessen yung init na nararamdaman ng mga alaga natin. So, kasi yan yung best way para maingatan natin yung ma-heatstroke yung mga aso. Kailangan nila ng tubig. Cool down. Ang binabasa ko dyan yung flooring, saka yan pong bubong na ito. Yan yung tatasa mo yan. Binabasa ko yan. Kaya katulad yan ang nakikita nyo. Yung pinapong yung tubig. Kasi papalitan ko yan. Ano nga, binabasa nila ng paa. Paa nila. So, marumi. Yan. Simula ko nang basahin yung yung kabilang part ng kennel. So yan, buo yan, bubabasahin ko yan lahat. Kaya, ginagawa ko yan bago sumapit yung oras o yung kainitan ng mga oras. Yung mga start ng 10 a.m. start na yan. Iinit na yung panahon. So, kailangan aagapan natin, unahan natin na i-cool down kaagad yung lugar so, sa pamamagitan ng pagbasa ng mga flooring. And then, isa pang ano dyan na mga kaibigang nag-aaso. Minsan binabasa na katulad ng French Bulldog, medyo mahina sila sa init. So,
ang ginagawa ko, binabasa ko din. Pero reminder lang po, kung babasahin natin yung ating aso, huwag yung ano, huwag yung mainit na. O yung nainitan na sila, tapos makikita natin medyo hinihingal na. Ay, huwag na po natin babasahin yung aso. Bakit? Baka kasi magkaroon ng shock. Bigla natin pinalamig yung katawan nila, yung init-init na. O, isa, nagkakaroon ng tawag yan, heat shock o yung cool shock o anong tawag yan, pwedeng ikamatay yun yung mga alaga nating aso. Kaya ingat po tayo sa bigla ang pagbabasa. So ano ang tamang procedure ng pagbabasa ng aso bago po uminit yung panahon o yung o dumating yung oras na iinit? Yan yung sakto po yung mga 10 a.m. Okay na okay po yan. So, pasimula pa lang pong uminit yung panahon. Pwede nating doon simula ng pagpapainit. Oh, pagbabasa sa kanila. Then, isa pa hong tip dyan, baka mag-alala kayo na makakita kayo ng mga poops ng aso is malambot. So, dahil sa mainit ang panahon, normal lang na lumambot yung mga poops nila. Kasi nga, ang init ng panahon eh. Talagang basta't makita ninyo na paliksi, then yung appetite nila is pwede mo makain. Pero isa pang nangyayari kapag panahon ng tag-init, minsan naglo-lose appetite sila. Parang tao, pag sobrang init, parang nawawalan tayong ganang kumain. Same din sa kanila. Kaya ang okay lang na maging kimi sila kumain, yung konti lang. Basta't importante, kumakain sila. So yung isa pang ginagawa ko kapag mainit ang panahon, pinapapayat ko yung mga aso. Kasi pagka matatango yung aso, talaga mas mainit yung kanilang katawan. So, prone pa rin sila sa heat stroke. Ganyan lang po kasimple. Then, may mga ventilators po sila na binubuksan ko rin kasabay nung pagbabasa ko. Yung pag-akit ko ng 10 a.m., i-start ko na kung buksan yung mga ventilator nila. So, doon sa kabilang part ng kennel, tsaka dito sa malaking part ng kennel. Meron pong mga electric fan dito, binubuksan ko para mag-cool down yung tinik. Nakakatulong din po yun. Kasi yan, katulad ng yan, basang-basa. So, basang-basa yan talaga yan. Pati bubong po niya na ini-sprayan ko. Talagang pinalalamig ko yung panahon. Then, from time to time, siguro mga after 1 hour, aakyat ulit ako. Titingnan ko, kamusta yung mga aso. Talagang bibigyan natin sila ng panahon para cool down. Kasi minsan, pagka baka mamaya, magulat tayo. Pag-akyat natin, kung hindi natin bibisitahin, pag-akyat natin, nakatembong na yung ating knowledge. So, yun lang. Simpleng bagay na mga ginagawa namin. Importante, may nakababad na tubig. Then, pangalawa, ang gagawin natin ay babasahin natin yung kanilang lugar. Then, pangatlo, medyo papayatin natin ng konti pag ganitong panahon. So, di, bawasan natin yung kanilang pagkain. So, ako ngayon, sa panahon ng tag-init, pinakakain ko lang sila is every morning bago sila mainitan. Kasi pagka mainit na, wala na, hindi nakakain yan. Wala na gana ko. Ganyan lang yung simpleng ginagawa, mga kaibigan. Kaya, enjoy lang po ninyo itong inyong panonood. Maraming salamat. See you on my next video. At kung meron po kayong mga tanong, gustong malaman, message lang po. At, or, ano lang po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section. And, sasagutin po natin yan through my experience ko. So, yun lang yung isi-share ko sa inyo kung ano po yung aking na-experience sa pag-aalaga ng aso sa
25 years kong pag-aaral. So, yun hindi po yung decision. Maraming salamat po ulit sa inyo, mga amigo, mga kaibigan, sa mga aso. See you on my next video. Salamat.